Kabanata 1104. Sa totoo lang, hanggat hindi binigay ng isang hidden agent ang kanyang sarili, safe pa rin para sa kanya na nasa mataas na posisyon. Gayunpaman, ang lahat ng mga nakatagong ahente ay natatakot na makilala ang isang simpleng tao na tulad ni Corbin Jessen. Si Corbin at Jeroen Zaccaro ay magsisimulang mag-away. Nakita ni Jazelle Sherman ang walang ekspresyon na mukha ni Blake Darby at wala siyang makitang pagbabago. Hindi napigilan ng kanyang puso ang pagtibok nang may napagtanto siya. Lumingon siya at sinabing, "Corbin, stop fooling around. Hinahanap ka ng Northern King. Ano ito?" Lumingon si Corbin at mukhang tanga. Walang ekspresyong tumingin sa kanya si Blake. Magwala. Tumalsik siya. Oh! Sa isang iglap, si Corbin ay parang patay na halaman. Nalante siya at medyo walang gana. Si Corbin, na laging walang takot, ay biglang natakot sa harap ni Blake. Agad na kumislap ang isang kislap sa mga mata ng mahigit 80 kinatawan mula sa 100 bansa. Nanatili silang kalmado sa ibabaw, ngunit lihim silang tumingin kay Corbin at pagkatapos ay kay Jeroen. Sa sandaling ito, ang lahat ay may ilang mga hula. Namutla si Forster Zastro, ang 13th hidden agent ng Northern Army. Hindi siya tanga. Naramdaman ni Forster na tila may koneksyon sa pagitan ni na Corbin at Blake. Kakaiba ang relasyong ito. Malamang si Corbin ang 5th hidden agent. Ang mga nakatagong ahente ng Northern Army ay kabilang sa mga nakatataas sa 10 Great Empires. Ito ay isang bagay na alam ng lahat ng mga nakatagong ahente sa labas ng mga hangganan. Alam ng lahat na ang mga nakatagong ahente ay nagtatago sa mga nakatataas sa daang bansa. Noon, ang hilagang teritoryo ay nagbayad ng malaking halaga para sa mga nakatagong ahente na ito. Ngunit ngayon, pinagmumura ni Forster si Corbin sa kaibuturan. Ito ay katawa-tawa para sa kanya na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Kung hindi siya mag-iingat, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang hidden agent. Mamamatay siya o babalik sa hilagang teritoryo. Teka, parang magandang opsyon ang pagbabalik sa hilagang teritoryo. Naningkit ang mga mata ni Forster at nagkaroon siya ng kislap ng inspirasyon. Muli niyang nilinggan si Corbin at biglang napagtanto na hindi tanga ang simpleng tao na ito. Siya ay malamang na matalino bilang isang letigo. Nagkamali si Corbin. Nagkamali siya sa harap ni Blake at hayagang nahulaan ang pagkakakilanlan ng mga hidden agent ng Northern Army. Binigyan niya ng masamang tingin si Blake. Nais ni Corbin na pabulaykan siya ni Blake sa hilagang teritoryo dahil sa galit. Malalim na tiningnan ni Forster si Corbin. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob ang lalaking ito na lokohin siya. Maaalala ni Forster ang sama ng loob na ito. Mayroong higit sa 100 tao ang naruroon, at lahat ay may walang malasakit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang mga pag-iisip ay tumatakbo sa kanilang mga ulo. Tumayo si Blake sa stage at bahagyang kumunot ang noo. Napagtanto niya na ang Global Martial Artist Summit ay kailangang matapos sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng kaguluhan. Napakaraming nakatagong ahente sa mataas na platform na ito. Sa kabuuang 86 na mga nakatagong ahente, kapag nalantad, ang 10 taon ng pagsusumikap ng Northern Army ay mauubos. Bahagyang ipinikit ni Blake ang kanyang mga mata at inilibot ang tingin sa buong venue. Napagtanto niya na medyo maingat pa rin ang mga kalahok at hindi nang ahas na umakyat sa entablado. "Bigyan mo ako ng arena no." 11, dahan daw ang sabi ni Blake habang umaakyat sa langit habang nasa likod ang mga kamay. Personal na pumasok si Blake sa arena. Ang pagkilos na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Haven Downing at ng iba pa. Hindi nila akalain na personal na papasok si Blake sa arena. Naikuyong ni Jazelle ang kanyang mga kamao. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Sinulyapan niya si Corbin at sinabi sa mahina at paos na boses, "Tingnan mo ang ginawa mo. Kapag may nangyari kay Commander, babayaran kita ng buhay mo." Si Jovan Stanton, ang 4th hidden agent, ay mukhang matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang malamig. Tahimik niyang nilampasan si Corbin, at parang sinulid ang boses niya. Ang nangungunang 10 nakatagong ahente ay pawang matatalinong tao.
Matapos bumaba si Blake mula sa platforma upang tanggapin ang hamon, madaling nahulaan ni Juven at ng iba pa kung bakit ginawa iyon ni Blake. Simple lang ang dahilan. Para kay Juven at sa iba pa. Ang mga nakatagong ahente ng Northern Army ay lubos na puro dito. Nais ni Blake na tapusin ang Global Martial Artist Summit sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng Martial Artist Summit, babalik sa kani-kanilang bansa ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Napagtanto ni Corbin na tila napasok siya sa gulo. Agad niyang ibinaba ang ulo at hindi umimik kahit na sino mang pasaway sa kanya. Nasaan ang mga pinakamataas na tuktok? Tumingin si Haven sa paligid at kumunat ang noo. Tanong niya sa mahinang boses, gulat at galit. Agad na bumaba si Jazil mula sa platform. Sa huli, natuklasan niya na si Juno Haynes at ang kanyang grupo ng mga Supreme Pinnacle ay tahimik na umalis sa isang lugar. Sinabi ni Haven sa mahinang boses, magpadala ka ng isang tao para hanapin sila. May mga kilalang tugatog sa mga kalahok mula sa daang bansa sa pagkakataong ito. Sa sandaling ang commander ay tumungo sa arena, hindi palalampasan ng mga henyong iyon ang pagkakataong ito na lumaban. Siguradong hindi nila kakampi ang commander. Kapag natalo siya, lilipulin siya. Gusto mo bang protektahan ng mga pinakamataas na tuktok na iyon ang commander kung kinakailangan? Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Jazil. Napakababa ng boses niya. Ang mga mata ni Haven ay determinado. Malamig niyang sabi, yung mga Supreme Pinnacles lang ang makakasagabal sa kompetisyon. Kahit na makialam sila, walang magagawa ang mga imperyo sa kanila. Ito ang katotohanan. Ito ang Alpha Empire. Si Juno at ang iba ay mula sa Handsworth. Kahit na nilabag nila ang rules ng Global Martial Artist Summit, ano? Si Juno at ang iba pa ay pinakamataas na tuktok. Gusto ba ng Alpha Empire na hatulan ang pinakamataas na tuktok? Alam na alam ng Alpha Empire kung ano ang mangyayari kung gagawin nila ito. Hindi kailanman susundin ni Juno at ng iba pa ang paglilitis. Siguradong gagantay sila. Hindi kakayanin ng Alpha Empire ang mga kahihinatnan ng mga labanan ng pinakamataas na tuktok. Ang mapanirang kapangyarihan ng kataas-taasang tuktok ay talagang napakahusay. Kung ang kataas-taasang tuktok ay maglunsad ng isang baliw na pag-atake at magtungo sa lungsod bago sila mamatay, tiyak na madali nilang mahatak ang mga tao sa buong lungsod kasama niya. Sa makatuwid, anuman ang mga bansa, hindi sila handa na maging mga kaaway sa mga tuktok ng pinakamataas na tatlong ranggo. Kapag naging magkaaway sila, magpapadala sila ng mga tugatog ng parehong antas para patayin sila at huwag silang makatakas. Kung hindi, kung ang isang martial artist ng ganitong antas ay nakatakas, tiyak na siya ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. Sa ikalabing isang arena, tumayo si Blake habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin sa paligid sa libu-libong martial artist na naroroon. Ang mga kahanga-hangang martial artist mula sa 10 Great Empires ay natipon sa Alpha Empire. Ako si Blake Darby, isang walang tao mula sa Handsworth. Gusto kong imbitahan ang mga henyo mula sa iba't ibang panig ng mundo para turuan ako, tumayo si Blake sa arena at mahinang sinabi. Napabuntong hininga si Lester Crawford at ang iba pa sa mga nanunood na upuan nang marinig nila ang salitang walang tao. Kung titingnan ang daang bansa sa mundo, sino ang hindi nakakaalam ng pangalang Blake Darby? Si Blake ay sikat sa Handsworth. Sikat siya sa buong mundo. Pero ngayon, tinatawag niya ang sarili niya na walang tao. Tumayo si Blake sa arena. Maraming tao ang gustong hamunin siya. Sa kanila, walang bansa sa mundo na ayaw patayin si Blake. Sa mataas na plataforma, ang mga kinatawan ng daang bansa ay may tingtay na ekspresyon habang pinapanood nila ang mga kabataang nakasuot ng itim sa ikalabing isang arena. Ang Black Dragon Guardian Robe ng Handsworth ay dating kumakatawan sa pinakamataas na kaluwalhatian. Ang dating may-ari ng Black Dragon Guardian Robe ay isang buhay na alamat. Ang dating master ay si Beckett Darby. Isang daang taon na ang nakalilipas, siya ang pinuno ng makapangyarihang mga pamilya, ang pinuno ng pamilya Darby, at isang maalamat na emperador na nabuhay hanggang ngayon. Sa buong mundo, si Beckett ang tanging emperador sa yugto ng mahusay na tagumpay. Tumayo si Blake sa 11th Arena. Maya-maya, may umakyat sa stage. Kabanata 1105.
Ito ay isang binata na tanso ang balat, walang sapin ang paa na may pambihirang espiritu ng pakikipaglaban, na may hawak na isang metal na pamalo na may bakal sa magkabilang dulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit habang siya ay lumakad papunta sa ring at sinabing, narito si Zeki Himor ng Zeta Empire upang hamunin ang alamat ng hilagang teritoryo ng Hansworth. Siya iyon, ang henyo ng Zeta Empire. Sa mga upuan ng manunood, ang mga kabataan mula sa daang bansa ay lahat ay tumingin kay Zeki na naglalakad patungo sa 11th arena. Maraming tao ang pamilyar sa henyong ito ng Zeta Empire. Siya ay isang tunay na henyo. Siya ang tagapagmana ng isang pangunahing figure ng Zeta Empire. Gusto niyang siya ang unang hamunin ang Northern King. Sa nakalipas na 50 taon, ang Zeta Empire ay nakipag-alyansa sa ibang mga bansa upang simulan ng isang digmaan sa bansa. Ito ay isang aktibong kalahok sa paghahanap ng isang daang bansa noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, dahil sa planong pangangaso, isang madugong labanan ang sumiklab. Ang 200,000 piling tropa ni Cartley Yanagi mula sa South Hansworth ay durog sa 7,000 ng Zeta Empire sa hilagang kanlurang hangganan. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay makikita. Kasabay nito, dahil sa hidwaan sa hangganan, ang mga kamay ng mga tao ng Zeta Empire ay nabahira ng dugo ng maraming lalaking Hansworth. Matapos umakyat sa entablado si Zeki, sinabi niya ng may pagmamataas na ekspresyon, "Ako si Zeki, isang high-level na tugatog. Mangyaring paliwanagan ako, Northern King. Then, tuturuan kita ng move." Pinitik ni Blake Darby ang kanyang mga daliri at ngumiti. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa likod ng kanyang baywang, at ang kanyang kaliwang hintuturo ay nag-swipe pababa. With that swipe, gumuhit siya ng anteng-anteng sa ere. Ito ay isang pamamaraan ng anteng-anteng. Ang Mount Sinu Sword Talisman. Lumitaw ang Sword Talisman, at siyam na Crimson Sword ang lumipad palabas. Umikot ang siyam na espada sa paligid niya, naglalabas ng mamamatay tao na aura. Patayin! Dumura si Blake. Siyam na espada ang napunit sa hangin. Whoosh! 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 Ang liwanag ng espada ay parang anino, tinatakpan ang buong arena. Sa arena, bumuhos ang malamig na pawis sa mukha ni Zeki. Patuloy na tumutulo ang mga butil ng pawis na kasing laki ng bean. Ilabas ang sigla. Ungol niya. Boom! Napakalakas pa rin ang presyon ng isang mataas na antas. Gayunpaman, nagdala si Blake ng 1,100 kalahok, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa pinakamataas na antas. Ang sinumang may dalawang kamay ay maaaring hamunin siya o matalo man lang siya. Napakahirap para kay Zeki na ilabas ang kanyang sigla. Maaaring mag-transform sa mga pakpak ang high-level na summit na sigla. Magagawa talaga ito ni Zeki. Gayunpaman, ang kanyang control sa kanyang sigla ay napakahirap. Sa antas lang ng kakayahan na ito, nang ahas siyang hamunin si Haring Blake. Malamang nililigawan niya si kamatayan. Swoosh! Ang bilis ng lumilipad na espada ni Blake ay lampas sa imahinasyon ni Zeki. Ang espada ay parang iskarlata na liwanag. Pinutol ng espada ang kanyang mga pakpak. Sa isang strike, pinutol niya ang mga pakpak ng sigla ni Zeki. Nakaramdam ng kirot si Zeki sa kanyang dibdib. Naninikip ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bilog na butas ng dugo sa kanyang dibdib. Ang siglang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Isang strike na kamatayan. Natahimik ang lahat. Ang lakas na ito ay sapat na upang matakot ang mga tao. Ang hitsura ng isang mataas na antas na summit sa Global Martial Artist Summit ay isa ng napakasilaw na pag-iral. Pero ngayon, pinatay na talaga siya ng isang espada. Ang pumatay ay si Blake. Nakuha ni Blake ang 100,000 na ng sigla, at narating na niya ang tanyag na kataas-taasang kaharian. Maaaring isipin ng isa na sa talento ni Blake, hindi mahirap para sa kanya na pumatay ng isang mataas na antas ng tuktok sa isang atake ng espada. Ang isang galaw niya ay direktang kumitil sa buhay ni Zeki. Ang espada ay tumagos sa kanyang puso, at ang layunin ng espada ay tumama sa kanyang pusong meridian. Paft! Lumuha si Zeki ng 1 subo ng dugo at lumuhad sa stage. Binalot ng dilim sa kanyang harapan ang kanyang kamalayan. Naputol ang kanyang hininga.
Nakatayo si Blake sa kanyang lumilipad na espada habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa hangin sa itaas ng 11th Arena. Ang kanyang kaliwang kamay ay marahang dumampi sa hangin, at mahinang sinabi niya, "Ako ay hindi magagapit. Hindi pa ako natalo sa nakalipas na 10 taon. Ngayon, sa Global Martial Artist Summit, gusto kong matalo." Ang mga salita ni Blake ay hindi nakakasakit, ngunit labis na nakakainsulto. Kung siya ang hari sa Global Martial Artist Summit, saan ilalagay ang iba? Nais ni Blake na patayin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng Global Martial Artist Summit sa isang araw. Dahil ang mga nakatagong ahente ng Northern Army ay nagtipon dito, kung ang pulong na ito ay hindi matatapos kaagad, magkakaroon ng malaking gulo sa madaling panahon. Ang mga nakatagong ahente ay mahuhuli ng iba. Isang malamig na utos ang nagmula sa kinatawan na plataporma. Lahat ng pinakamataas na antas ng martial artist ng Zeta Empire, atake. Patayin si Blake. Ang boses ay nagmula sa ikatlong upuan ng kinatawan na plataporma. Ang taong ito ay si Lyor Darby, ang ikatlong master ng pamilya Darby. Tumingin si Skylar Darby, na nakasuot ng ghost mask, sa delegasyon. Ikinuyo niya ang kanyang mga kamao at mahinang bamulong, "Ama." Sa kasamaang palad, walang nakarinig sa kanya. Hindi malalaman ng mga tagalabas ang paghihirap ng mga nakatagong ahente. Magkakilala man ang mag-ama, hindi nila ma-acknowledge ang isa't isa. Sa sandaling ito, matapos magsalita si Lyor. Walang naramdaman na may mali dito. Dahil pinalitan ni Lyor ang kanyang pangalan ng Levon Faulkner, siya ay isang pangunahing figure ng Zeta Empire at naging kinatawan din ng delegasyon ng martial artist ng Zeta Empire. Ngayon, si Zeki ay namatay sa labanan. Inutusan ni Lyor ang pinakataas na martial artist ng Zeta Empire na umakyat at labanan si Blake. Sa isang iglap, may kabuuang 19 na tao mula sa delegasyon ng martial artist ng Zeta Empire ang tumayo. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang 10 dakilang imperyo. Bago dumating ang ginintuang panahon ng pandaigdigang martial arts, ang nakababatang henerasyon ay nagsilang ng mga henyo. Sa mga unang yugto ng ginintuang panahon, naabot nila ang tugatog na kaharian sa murang edad. Nagkaroon ng pag-asa para sa hinaharap. Kung ang mga taong ito ay ipinanganak sa Handsworth, hanggat sila ay sumuko sa Northern Army, kahit na sila ay mga kaaway ni Blake, Blake ay magbibigay sa kanila ng isang paraan out. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay mula sa Zeta Empire. Iba-iba ang kulay ng balat at lahi nila. Ang mga ninuno ni Handsworth ay minsang nag-iwan ng panuntunan ng mga ninuno na ang mga hindi kapareho ng lahi ay magkakaroon ng magkakaibang puso. Kahit na ang mga taong ito ay mga henyo, lahat sila ay mga traidor. Dapat patayin ang mga henyo ng ibang bansa. Buong pagmamalaking tumayo si Blake sa arena. Bahagya siyang umiti at sinabing, "The 19 of you, come up together." Bagamat may mga panuntunan sa Global Martial Artist Summit, ngayon, gusto kong labagin ang mga panuntunang ito at magsimula ng life and death match. Ano ang life and death match? Kung hindi ako mamamatay, hindi ako aalis sa arena na ito at tatanggap ng mga hamon mula sa lahat ng panig. Nagsimula si Blake ng life and death match. Ang pagkilos na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga kinatawan ng daang bansa. Kalmado si Haven Downing, ngunit nagsalubong ang mga kilay ni Jazelle Sherman. Kung ginawa ito ni Blake, tiyak na makakaranas siya ng madugong labanan ngayon. Si Lyor ay isang walang awa na tao. Malamig niyang sinabi, "Dahil ang maharlikang kataas-taasang Handsworth ay napaka-arrogant, paanong hindi natin magagawa ang laro niya? Kayong lahat, umakyat sa entablado at patayin siya sa lahat ng paraan." Ang mga malamig na salita ay lumabas sa kanyang bibig. Sinulyapan siya ni Blake at alam niya ang ibig niyang sabihin. Nakita rin ni Lyor ang nakatagong panganib sa kinatawan na plataporma. Ang Global Martial Artist Summit ay kailangang tapusin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nais ni Lyor na makita kung gaano kalakas ang kanilang commander. Ang 19 na nangungunang mga henyo ng Zeta Empire ay hindi mahina. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para patayin si Blake. Sa sandaling ito, ang 19 sa kanila ay hindi nagdalawang isip. Lumipad sila sa hangin. Walang exception, lahat sila ay may hawak na matatalas na talam.
Ang kanilang mga ekspresyon ay mataimtim habang kinuyom nila ang kanilang mga kamao at sinabing, ang Zeta Empire. Wala akong interes sa mga pangalan ng mga patay. Ayaw malaman ni Blake ang kanilang mga pangalan. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng lahat. Masyadong mayabang si Blake. Ganoon ba siya kawalang galang sa kanyang kalaban? Gayunpaman, ang gusto ni Blake ay ang kanilang galit at kahihiyan. Nais niyang patayin ang libu-libong mga kalahok. Gagamitin niya ang kanilang dugo para magbigay pugay sa mga bayani ng Handsworth na namatay sa labanan noong nakaraan. Sa madaling salita, sila ang gusto niyang patayin.